Biglang lumipad lahat ng laman ng isip at sentimiento ni Amparo nang tumigil ang sinasakyan niyang taxi at tinutukan siya ng driver niyon ng baril. Her mind went black, frozen. Akin ang pitaka mo at hubarin mo lahat ng alahas mo. Bilis! Utos ng driver. Hindi siya tuminag. Nanatiling nakatitig sa dulo ng baril. Bilis! Sigaw ng driver. Itinutok sa noon niya ang baril. Ang malamig na metal ang nagpanumbalik sa kanyang isip. Hold up? Hino-hold up niyo ako? Kailan pa nauso sa kanyang ma-hold up? It was something that could happen to anyone. But her? Ano sa palagay mo? Nakangisi ang driver. Bilis na! Huwag ka nang magtangkang tumakas o ano paman. Ibigay mo na lang ang kailangan ko. Her impulse was to fight, to do something. Hindi siya papayag na madegrade ng ganoon na lang. Ngunit napatingin uli siya sa baril. Kapag tinangka niyang buksan ang pinto, tiyak na babarilin siya nito. Gusto ba niyang mamatay? Paano kung hindi siya matuluyan, pero maging invalid naman? Maging gulay? Oho! Huwag niyo akong barilin, mama! Basta mabait ka! Anang holdupper, akin na muna ang pitaka mo! Iniabot niya ang kanyang purse. Naroon ang cellphone, pressed powder, lipstick at small cash. Thank you! Alas naman! Relo! Oo po! Nangangatal ang mga kamay na hinubad ni Ampi ang kanyang mga alahas. Heirloom ang mga iyon, pag-aari ang mga iyon ng lola niya na ipinamana sa mami niya. Pagkatapos mapupunta lang sa hayop na holdupper? Pero may magagawa ba siya? Hindi nagtagal, wala na siyang alahas. Sige, baba na! Utos ng driver, sakalang niya nakita ang paligid. Bakanting lote iyon at walang kabahayan sa mga katabi. Kundi mga building na mukhang factory ng kung ano-ano. Wala siyang nakikitang taong maliban sa kanila ng holdupper. Paano ba siya nadala ng driver sa lugar na yun? Dahil hindi niya napansin ang dinadaanan nila? Sinimesyo kasi ang tangin laman ng isip niya. Sinimesyo ang may kasalanan. Huwag kayo magpapaputok, mama. Hindi nga, bumaba ka na. Kailangan ko lang ng pera. Nasa ospital ang anak ko. Pero hindi ako mamamatay tao. Sigurado kayo? Oo, baba na. Pagbaba mo, kumanan ka. Tapos maglakad-lakad ka, may masasakyan ka na. Salamat po. Nakababa na si Ampi nang ma-realize ang kagagahan niya. Nagpasalamat pa siya sa holdupper. Boba, gaga, stupida. Pinasibad na ng driver ang taxi. Sinunod niya ang direksyon na ibinigay nito. Naglakad-lakad siya hanggang makakita nga siya ng civilization. Pero paano naman siya sasakay sa taxi o jeep? Eh wala naman siyang pera. May cash ba siya sa bahay? Mayroon. Iyon lang mga bariyang iniipon niya sa banga. Nakarating siya sa sakayan ng jeep, mga biyaheng ewan, mga lugar sa Metro Manila na hindi pa niya nararating. O naririnig man lang sa buong panahon na inilagay niya sa syudad. Naglakas loob siyang kausapin ng isang mama na mukhang ahente ng insurance. Na-hold up ho ako. Pwede ho bang humingi ng tulong? Tanong niya. Sigurado ka? Oho, galing ho akong wedding ng kaibigan ko. Tinangay ng holdupper ang wallet ko pati cellphone at mga alahas ko. May cellphone ba kayo? Parang nag-atubili ang lalaki na ipahiram sa kanyang cellphone nito. Kung duda po kayo, kayo na lang ang tumawag o mag-text. Sasabihin ko na lang ho ang number. Sige. Dinukot ng lalaki ang cellphone sa bulsa nito. Anong numero? Idinikta niya rito from memory ang cellphone number ni Nimesho. Kahit ito ang sinisisi niya sa nangyari. Ito pa rin ang naisip niyang hinganan sa klolo. Nagri-ring na, miss. Ano ang sasabihin ko? Tanong ng mama. Pakisabi po, nandito ako, si Ampi, na hold up kung pwede sunduin niya ako. Sabihin niyo ho si Amparo Ampaw para maniwala. Tumangutang ang lalaki at hindi nagtagal kausap na nga nito si Nimesho. Sandali lang. Anong lalaki ipinasa sa kanyang cellphone? Kakausapin ka raw. Salamat po, ani Ampi. Nimesho! Sigaw agad niya. Hindi ko alam kung nasan ako. Puntahan mo ako rito. Sino bang may sabi sa'yo na mag-walk out ka sa reception? Hindi ko alam kung anong ikinagalit mo at bigla ka nalang nawala. Mamaya mo na ako awayin. Sunduin mo na ako. Tinangay lahat ng holdupper ang mga gamit ko. Ang puri mo, hindi naman tinangay? This is not funny. Hindi ka nakakatawa. He chuckled.
easy ka lang, pinapakalma lang kita. Pupunta na ako riyan. Natandaan mo ba ang taxi? Inalala niya ang plaka nang napangiwi siya. Hindi. Very good. Panunuyan ito. Eh, sa natetense na ako eh. Hindi ko na naisip yun. Nasaan ka? Kausapin mo tong mama. Hindi ko alam to. Ibinalik niya ang cellphone sa may-ari. Sige, text na lang tayo. Mukhang nagkaintindihan naman ang dalawa. Mga 30 minutes daw, miss. Dun sa may kantina sa tapat ka maghintay. Sasamahan na kita. Nako, maraming salamat ho. Pagpalain kayo ng Diyos. Habang buhay ko itong tatanawing utang na loob at hindi ko kayo makakalimutan kahit kailan. Wala ka nang magagawa. Ani ni Mesyo, kararating lang nila sa bahay at hindi pa rin matigil ang pagsisentimiento ni Ampi. At saka kaunting pera lang naman na natangay. Ang mga alahas ko, ang cellphone. Nangyari na nga eh, hindi mo natandaan ang plaka. Kaya malabo mo nang mabawi yun. Makakabili ka rin ng ganun. Naupo ito sa tabi niya. Ang mahalaga hindi ka sinaktan. Hindi mo naiintindihan. Talagang hindi. Cellphone lang nagkakaganyan ka na. Paano ang SIM ko? Lahat ng nandoon ng number at saka... kakilala ko. Ano? May picture ako ro'n na nakabikini. Makaikalat ng holdupper. I-forward niya sa lahat. Ganun na lang ang halakak ni Mesyo. At bakit mo naman pinictura ng sarili mo na nakabikini? Ano ka, hot babe? Hindi nga. Kaya nga nakakahiya. Baka laitin ako ng makakakita nun. Tawa pa rin ito ng tawa. Sa susunod, huwag bibili ng cellphone na decamera. Gayahin mo na lang ako. 3210 lang, ayos na. Ang baduy. Ikaw ang baduy. Ang mindset mo ang baduy. Ang babaw, ineng. Huwag kang ganyan, natuturn up ako. Pahiya si Ampi. Paano ang picture ko? Tanong uli niya. Pinagmasdan siya nito. His eyes were laughing. Magsabi ka ng totoo. Isa lang ba ang picture mo na nakabold doon? O meron pang litaw na lahat? Pati ang singit. Wala akong an-an. Ano nga? Giit nito. Meron pang isa. Pero boobs lang. Naka. Ganun na lang ang nganga nito. Bakit mo kinukuhanan ng sarili mo na nakaburles? Gusto mong maging escort girl? Nagkatuwaan lang kami ni Jenna noon. Nag-inuman kami. Napakamot si Nemesyo sa ulo. Paano yan? Malalaman na ng marami na lalaki ka pala. Sinundan nito iyon ng halakhak. Loko ka? Binatukan niya ito ng walang humpay. Ano ba? Tumatawa pa rin ito. Na-imagine ko na ang picture. Na-imagine ko na rin na ang saya-saya ngayon ng holdupper. Nagkapera na, na-entertain pa. Ano ba? May magagawa pa ba ako? Sa'yo lang ang kapalaran mo. Ire-report ko sa Smart para ma-block ang phone. Ngayon mo lang naisip? Wala na. Makikita na ng marami ang sikreto mo. Basta, samahan mo ako sa Smart at sa pulis. Magbabayad ako kung kinakailangan. Tatawag na lang ako, sabi ni Nemesyo. Puntahan mo. Hoy, hindi ako si Cesar Montano na kaya magbayad ng milyon-milyon. Huwag lang maipalabas ang pelikula ng asawa. Basta. But she knew it was futile. Wala na nga siyang magagawa. Magpahinga ka na lang, bibili ako ng pagkain. Anito, she sighed. Nahiga siya sa sofa. He went out. After an hour and a half, he came back. I have something for you. Saad nito pagdating nito. Nakahiga pa rin siya sa sopa. Naupo ito roon. Sumingit sa bandang gitna. At inilabas mula sa supot ang kahon ng brand new cellphone. Wala nga lang camera. Anito. May SIM na rin yan. She was touched. Salamat. Sinimulan niyang kutingtingin ang bagong cellphone. Mamaya na yan. Mag-ain ka muna. Gutom na ako eh. Ginutom mo ko. Bakit? Galing lang tayo sa handaan ah. Nagutom ako sa pagpapanik sa'yo. Hindi ako nakakain masyado dahil nga bigla ka nalang naglaho sa reception. Ako patuloy ang nasisi ng kaibigan mo. Bakit ka ba nag-walk out? Lumabi lang si Ampi. Wala siyang balak sabihin na sumama ang loob niya nang marinig na mas mamatamisin pa nito na maging bading.
kaysa magkagusto sa kanya. Nagalit siya dahil hindi sila pareho ng damdamin. Naisipan ko lang. Sabi na lang niya, ang laki ng topak mo. Maghain ka na muna. Oo na. Sumunod na lang siya para hindi na siya litukulitin tungkol sa kanyang memorable walkout. Pansit malabon mga dambuhalang siopaw at isang malaking bote ng soft drink ang dala nito. Inayos niyang mga yun sa mesa at tinawag ito. Nalabuhan mo ba yung mga briefs at medyas ko? Tanong nito pagdulog sa mesa. Oo, nasa drawer sa cabinet. Dito na lang ako matutulog para tipid sa gasolin. Kung uuwi pa ako, babalik din ako bukas ng umaga dahil pupuntahan natin si Mr. Calipol. Oo, aayusin ko yung isang kwarto. She should not sleep that night. Hindi dahil naaalala pa niyang hold-upper, ang baril na itinutok sa kanya, ang kanyang mga alahas, at ang mga sexy pictures niya sa cellphone. No, she wasn't thinking about all that. Natanggap niya na yun. At sa susunod na sumakay siya ng taxi, magiging alerto na siya. Mag-iingat na siya ng gusto at magiging handa. Bibili siya ng tear gas o kaya pepper spray. Sinimesyo ang laman ng kanyang isip at ang damdamin niya para dito. Ina-analyze niya lahat at naisip niya na posibleng atat na atat lang siya sa lalaki. Dahil ito lang ang available para sa kanya. Meaning wala na kasi siyang nakikilalang iba na pwedeng pagka-interesan. Nilimitahan niya ang sarili samantalang ang dapat ay lawakan niya ang kanyang mundo. Dahil dalaga siya, may sariling pera. She could do anything. She could go anywhere. Hindi niya dapat sinasayang ang panahon sa isang ilusyon. Ano ba yan? Reklamo ni Nimesyo. Kaninang kanina pa yan, sino ba yan? Textmate, sabi ni Ampi. Nasa kortse sila at patungo sa buyer niyon. Textmate? Pinandilatan siya ni Nimesyo. Masama bang magka-textmate? Kanina habang naliligo si Ampi may dumating na message sa cellphone niya. Kung naghahanap daw siya ng kaibigan o kapareha sa buhay, mag-text siya to a certain number. She did. Feeling niya senyalis yun na tama ang mga napag-isip-isip niya ng nakaraang gabi. She should welcome opportunities. Hindi niya dapat limitahan ang sarili. Buksan niya dapat ang options niya. She should grab the chance to meet new and interesting guys. Pagka-text niya sa numerong nakasaad sa message, nagsunod-sunod na ang kalalakihang nasa age bracket niya. Pumili siya ng isa at iyon ang text ng text sa kanya na ikinaiirita ni Nimesyo. Saan naman nang galing ang textmate mo? He asked. Sinabi niya kung paano yun nagsimula. Sira ka ba? Mga lalaking walang magawa yan. Ang hanap ng mga yan mga babaeng maiiskuran. Malay mo, mukhang mabait naman tong si Tornado. Engineer siya, ka-age ko. Naniwala ka naman? May tao bang Tornado ang pangalan? Siyempre call sign lang yon. Hindi ko rin naman sinabi yung totoo kong pangalan. Di naglolokohan kayo. Nagsasayang ka ng load. Bakit ba masungit ka? Nakakainis ka eh. Dapat hindi na kita binilihan ng cellphone. Walang bawian. Aniya. Tigilan mo na yan. Wala kang mapapala riyan. Bakit pa gusto mo magka-textmate? Masama ba na makakilala ko ng ibang guys? Dalaga naman ako ah. Malay mo, dito ko mahanap ang soulmate ko. Psychotic ang mahahanap mo dyan. Isipin mo na lang kung may isip ka pa, Amparo. Nanggigigil na sabi nito. Anong klaseng lalaki magtsatsagang mag-text maya't maya? Wala ba siyang ginagawa? Naghihintay siya ng kamiting niya. Do you believe that? Bakit sila naghahanap ng text pals? Ibig sabihin, wala silang pals. Bakit wala? Something is wrong with them. Masyado ka naman kumakapanlait. Hindi ako niloloko ni Tornado. Ramdam ko, matino siya. Ako ba walang kaibigan? Ako ba may diferensya sa pagkatao? Wala naman ah. Pero nakikipag-text ako para lumawak ang aking social life. Ano ka mo? Wala kang diferensya? Wala. Kala mo lang wala. Meron. Yung ginagawa mong malinaw na halimbawa, desperado ka ng magkaasawa. Yan ang sabihin mo. So what? Sigaw ni Ampi, pikon. Bakit ba? Mamamatay ka ba kapag hindi ka nakapag-asawa? Bakit naghahanap ka ng boyfriend? Andito naman ako. Driver, bodyguard, kaibigan, katawanan, kabiroan, ano pa? Hindi mo ako mahal.
Pero syempre hindi niya kayang isatinig iyon. Basta, pabayaan mo na lang ako. Tumunog na naman ang cellphone niya at dali-dali niyang binasa ang message. Inagaw naman iyon ni Mesyo at itong nagbasa. Can you believe this guy? Naiiling na sabi nito. Ingit ka lang. Ang alam niya, dinedescribe ni Tornado ang sarili nito sa kanya. Ang nabasa lang niya, Tornado was 6 feet tall. With bulges on all the right places. Hindi ko na kailangan ipangalanda ka ng mga tambok ko sa katawan para lang magustuhan ng babae. Ani ni Mesyo. Oo nga pala, kandarapa sa iyong mga kababaihan. Panunuya niya. Nakita na lang niya na nagre-reply ito sa textmate niya. Hoy! Sigaw niya, sabay agaw sa cellphone. Ngunit hindi niya na agaw iyon. Kusang ibinalik nito ang cellphone nang matapos mag-text. Binasa niyang sent items ang reply nito. Hayop ka talaga ni Mesyo! Wala kang kasing sama! Inis na sabi niya. Sabihin ba naman kay Tornado na I want to be honest. I'm not a girl. I'm gay. Tatawa-tawa ang Herodes. Ewan ko kung magre-reply pa yan. Hindi na nga nag-reply ang textmate niya ng araw na yon. Kinabukasan may message siya from Tornado. Sinabi nitong okay lang daw na gay siya. Naiintindihan nito at nagpapasalamat ito sa pagiging honest niya. Gusto pa rin daw nito makipagkaibigan sa kanya. Hindi alam ni Ampi kung dapat siyang matuwa o magduda. Pero nagpatuloy siya sa pakikipag-text dito, despite na Mesyo. Ipiniliwanag niya na hindi totoong bading siya, babaeng babae siya. Na ang nagpadala lang ng message na yon ay kaibigan niya na walang magawa sa buhay, na gusto lang nitong subukan. Tornado said he was glad to hear that. At para patunayan na babae talaga siya, tinawagan pa niya ito. Nag-usap sila ng matagal hanggang sa na-drain ang battery niya at load. Pero nakapagtakda sila ng araw ng eyeball nila. Alam naman niya na risky ang ganoon. Pagkatapos sa karanasan niya sa holdupper, wala na siyang nasa isip ang kundi ang mag-ingat. Kaya hiniling na lang niya na sa bahay na lang magpunta si Tornado. At least kasama niya si Nemesho. Iyon ang ibinalita niya kay Nemesho nang dumating ito kinagabihan. May mga dala na naman itong damit. Nasa suitcase na. Makikipag-eyeball ka rito sa bahay? Gulat na sabi nito. Kaysa lumabas pa, at least dito feeling ko safe ako. Luka-luka, paano kung akyat bahay yun at nakawan ka pagkatapos? Anong ginagawa mo? Yaman din lamang na hinakot mo na rito lahat ng damit mo. Di magbantay ka ng house? Naupo si Nemesho sa sofa at binuksan ang suitcase. Otomatiko namang kinuha ni Ampi ang mga damit nito at inayos ang mga yun sa aparador. Tiniklop din niya mga dapat tiklupin at inihanger ang mga dapat ihanger. He brought more underwear and socks. Ano ba tong nangyayari? Pakitago na rin tong suitcase. Anito paglabas niya ng silid. Kinuha ni Ampi ang suitcase. Balak mo na bang dito tumira? Tanong niya. Nakakahalata na ako ah. Ngiti lang ang isinagot nito. Dahil kaibigan kita, 3,000 na lang ang sisingilin ko monthly. Walang advance, walang deposit. Basta sagot mong kuryente at tubig. He just grinned. What's for dinner? Adobong kangkong at breaded pork chop. Wow! Hindi naman talaga siya naiinis na araw-araw ay doon kumakain ng lalaki. Natutuwa pa nga siya. Inspired siyang magluto araw-araw. Naaaliw rin siya na ayusin ang mga gamit nito at damit. Feeling wife siya. Naguguluhan nga lang siya. Ano ba talaga ang pakay sa kanya ni Nemesho Hirang? Gusto lang ba nito ng libreng bahay o ano? Inihanda niya ang mesa at sinabi rito ang itinerary nila para sa susunod na araw. Nasa grocery si Ampi at namimili ng lettuce para sa salad nang tumunog ang cellphone niya. Si Tornado ang inaasahan niya nagpadala ng message. Tinext niya ito bago siya umalis ng bahay. Pero napangiwi siya dahil si Nemesho ang texter. Itinatanong nito kung tapos na siyang mamili. Ang usapan nila ay susunduin siya nito. Ayaw nitong sumama sa grocery. Sira ka pala, kararating ko lang, diba? Ang reply niya. Okay, ibili mo ng black paint para sa metal na pwede sa kahit mainit. Alam na yun dyan. At Philips na bulb. Napunding ilaw sa banyo. Okay, sagot niya. Maiinis ba siya? Dapat siguro. Pero parang natutuwa rin siya. Parang feeling niya gusto siya nitong maging ulirang may bahay.
Hindi kaya may gusto rin ito sa kanya? At ang mga sinasabi nito noon sa wedding reception ay pawang tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Sinaway ni Ampi ang sarili. Nag-iilusyon na naman siya. Nag-decide na siyang itigil ang bad habit na yun. But then again, bad habits were hard to break. Ask a smoker. Itinuloy niya ang pamimili. Interesado siya kay Tornado. Pero alam niyang dala lang yun ang curiosidad. Hindi pa niya nararanasang makipag-eyeball kahit kailan. It was exciting. Pero alam niya, hindi basta-basta mababaling sa kung sinong lalaki ang pagtatangi niya kay Nimesho. She was just taking a chance. Kung magkakagusto siya kay Tornado and he turned out to be a good-looking, responsible and kind, walang masama. Sila ni Nimesho ay mananatiling magkaibigan. Hindi siya masasaktan. Naninigurado lang siya na hindi siya luluha ng graba at simento. Nakapila na siya sa counter nang mag-text uli si Nimesho. Nasa labas na raw ito. Good. Sa loob-loob niya. Wala namang tatalo sa lalaki pagdating sa pagiging thoughtful. Minsan hindi pa niya sinasabi ay alam na nito ang gusto niya. Sino ba naman ang hindi mai-inlove dito? Kung may genie lang na magpapakita sa kanya? Pag-ibig na ni Mesho ang hihilingin niya. Pero buhay ay hindi fairy tale. Palapit na siya sa kotse nang makita niya na may kausap na babae si Nimesho. Nakasandal ito sa sasakyan at nasa harap naman itong babae. Parang kanina pa nag-uusap ang dalawa at parang enjoy na enjoy ang Herodes. The woman was about her height and built. Maputi, attractive. Dahil na rin iyon siguro sa suot nitong low-waisted and flared jeans. Body-hugging top, wide white belt, and athlete shoes. Her hair was layered, feathery, and highlighted. Kinawayan siya ni Nimesho nang mapatingin ito sa gawin niya. Itinulak niya hanggang sa likod ng kotse ang grocery cart. Si Ampi. Ampi, si Mirna, kaklase ko nung college. Pakilala nito sa kanila ng babae. Hello? Bati ni Mirna. Hi. Dislike agad niya ang babae. Parang hindi basta classmate ang arrive nito. Parang may nakaraan ng dalawa. In-invite ko si Mirna para mamaya. Sabi pa ni Nimesho. Ano ka mo? Gustong magwala ni Ampi. Pero plastic din naman siya. Sure. Mabuti nga yun. The more the merrier. Gusto niyang masuka. Mabuti na lang hindi niya kailangan maging plastic everyday. Alam ba niya yung bahay? Oo, taga rito rin lang ako. Madali lang yun hanapin. Sagot ni Mirna. Sige, aasahan kita. Ibebeso pa ba niya? Huwag na, at baka maisumpa na niyang sarili. Paano Mirna? Mauna na kami. Magluluto pa ako eh. Halata bang itinataboy niya to? Sure, sure. Hinihintay ko lang ang kasama ko, nasa loob pa siya. Sige. Nice meeting you, Ampi. See you, Mirns. Ani ni Mesho. Mirns? Samantalang siya, ampaw? Binuksan ni Nimesho ang trunk ng kotse at inilagay roon ang groceries. Ipinagbukas din siya nito ng pinto ng kotse. Naging girlfriend mo yun ano? Sabi agad niya pagkasakay nito. Ang lakas ng radar mo, Amparo. Wala akong radar. Meron lang akong mga mata. Kitang-kita kong pagnanasa niyo sa isa't isa. Malisyosa ka nga lang. Anito. Totoo naman ah. Bahala ka. Ano bang menu mo mamaya? Bakit kayo nag-break? Ewan ko. Matagal na yon. Bakit ba gusto mo pang ungkatin? Curious lang me. Basta wala na kami. Hindi naman kami seryoso dati. At para sa ikatatahimik ng kalooban mo at isipan, may asawa na si Mirna. Nasa abroad. Umuwi lang siya dahil namatay ang father niya. Lilipat din daw siya next week. Ganun? Oo, kaya wag ka nang magselos. Natameme si Ampi. Tama bang narinig niya? Pinagbibintangan siyang nagsiselos? Totoo naman. Kaya lang ganoon na ba siya ka-obvious? Magluluto ako ng putanesca, grilled tuna steak at salad. Tinignan siya ni Nimesho na para bang alam na alam nitong mga nasa sa loob niya. At tinotolerate na lang siya. Ako? Pinsan mo? Itinuro pa ni Nimesho ang sarili. Oo, kunwari lang, sabi ni Ampi. Tumawag na si Tornado na paparating na. Kaya kinorner niya si Nimesho para sabihing magpanggap muna ito na pinsan niya. Kasi baka kung anong isipin sa akin kapag nalaman niyang hindi tayo magkaano-ano.
Ayoko. No way. Please, ikaw na rin ang magsabi kay Mirna pag dumating. No way. Basta. Tumunog uli ang cellphone niya. Si Tornado, nagtatanong kung saan kanto liliko at kung pang ilang bahay ang sa kanya. Huling kanto, second house, green ang gate. Aniya, see you? See you. In less than 10 minutes, may bumubusina na sa labas ng gate. Maganda na ba ako? Aniya kay ni Mesho. Miniskirt na maong ang suot niya. Teen strap depahan naman ang blouse niya, na kulay peach, para lalo siyang pumuti. Nagsuot din siya ng step-in na 1 pulgada ang heels. Para kang pick-up girl na walang ma-pick up. Walang kaamor-amor na sabi nito. Excuse me? Aniya, sabay ihirap. Bakit labas ang strap ng bra mo? Mga hostess lang na naging labandera ang alam kong ganyan ang forma. Ito ang uso ngayon, FYI. Hindi ka kasi nanonood ng TV. At tingnan mo nga ang bra ko. Iniladlad pa niya ang strap. Cheap ba yan? Wakol yan. Pink ang strap nun. Kahit ano pa yan, hindi dapat yan ipinapakita. Palibasa, napapag-iwanan ka na ng sibilisasyon. Ani Ampi at saka lumabas. Talaga naman may pagkasinauna ito. Lalo na sa pagporma. Marami itong pantalon pero iisa lang ang cut ng mga yun. Straight. Ganoon din ang mga pangitaas nito. Sport shirts lang. Ayaw nitong baguhin ang porma. Isang beses na sinamahan siya nito sa mall. Inalok niya ng shirt de paha. Nagustuhan naman nito. Maganda raw ang kulay. Pero nang isuot na nito iyon, napailing na lang siya dahil itinak-in din. Pagkatapos kahit anong udyok ang gawin niya, ayaw nitong palitan ang antik na cellphone nito. Bakit daw magpapalit pa ito ay pwede pa naman daw ang 3210 nito. Ang tibay-tibay nga raw niyon. Kahit nangangat-ngat na raw ng aso, umaandar pa rin. Siya lang ang napapagalitan ni Nemesho kapag hinihiritan niya ito ng mga ganoong bagay. Masyado raw siyang conscious sa sasabihin ng ibang tao. Ayon pa rito, mga insecure lang daw ang palit ng cellphone. At mga inggitero at inggitera at mayayabang. Binigyan pa siya nito ng talinhaga. Ang mga tao raw na adjust ng relo, mga insecure at walang contentment. Alipin ang lipunan. Ano pang masasabi niya kundi, amen. Tama naman ito. Alam niya sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang isip at damdamin, na ang gusto lang niya ay kahit kaunti, makibagay naman ito sa mga tao sa paligid. Lalo na sa mga nakapaligid sa kanya, para naman hindi ito ma-out of place. Isa pa, sigurado siya. Kung poporma ito kagaya ni Aga Mulak, tiyak litaw na litaw agad ang kagupuhan nito dahil hindi man ito kamukha ng aktor. Mukhang bagets naman forever. Binuksan ni Ampi ang gate. Nakatayo na roon si Tornado. Gilalas siya. Speaking of Aga Mulak, kaharap niya ang kakambal nito. Pero hindi niya alam kung matutuwa siya o hindi. The guy looked younger. Much younger than she was. Para silang Pops and Piolo. But the guy was good looking. Jerry yan ang hairstyle nito. He was wearing loose fitting jeans and a red shirt na ang ilalim ay puting long sleeve shirt. It was what she called in. On his feet were athlete shoes. Hi. Tornado? Aniya. Sean in real life. Anong lalaki? I'm Julia Amparo. In real life. Or Ampi. Aniya. At nakipagkamay rito. Who is he? Tanong nito na nakatingin sa front door. Lumingon siya. Nakatayo roon si Nemesho. Kasin ko, si Nemesho. I invited him over kasi, alam mo na, nagsisiguro lang ako. Alam mo naman, maraming loko sa panahong ito at hindi pa kita kilala. I understand. Nakangiting sabi ni Sean. Litawang dimples nito. Pantay-pantay ang mga ngipin. Talo pa siya nito dahil ang lower teeth niya ay may sungki. Halika na, tuloy ka. Pagdating sa front door, pinakilala niya sa isa't isang dalawang lalaki. Nagkamay ang mga ito. Nagpaunang pumasok si Ampi sa bahay. Pinaupo niya si Sean. Iahanda ko lang ang pagkain para makakain na tayo. Nasaan ang mga kasama mo rito sa bahay? Tanong ni Sean. Nasa probinsya ang parents ko. Doon na sila tumira after retirement. Ako na lang ang naiwan dito. Mag-isa lang akong anak. Hindi ka natatakot mag-solo? Hindi naman. Sana yan lang.
Tahimik lang na nakamasid si Nemesyo. Pero lalo lang nakukonsyo si Ampi. Pakiramdam niya ay binibilang at ina-analyze nitong bawat kilos at pananalita niya. Maiwan ko muna kayo riyan. Aniya, pumasok siya sa dining area. Gusto mo ng beer, pare? Dinig niya na tanong ni Nemesyo sa bisita. Hindi ako masyadong umiinom eh. Sagot naman ni Sean. Pero maya-maya pa inasa kusina na si Nemesyo. Kumukuha ng beer sa ref. Mamaya na yan, kumain muna tayo. Pareho na rin yon. By the way, hindi pala makakarating si Mirna. Something kay Map. Nagtig-isa ng bote ng beer ang dalawang lalaki nang dumulog sa mesa. Mukhang masarap ah. Hindi mo binanggit na marunong kang magluto. Puri ni Sean. Siyempre, baka kasi ma-insecure ka ng masyado sa akin kapag sinabi ko na lahat ng talents ko. Biro naman niya. Sean laughed. Nemesyo gulped his beer. Sa kabisera ito pumesto. Lalo pa siyang pinapurihan ni Sean na matikman nitong putanesca niya. Panay ang tanong nito kung anong ginawa niya sa grilled tuna steak. Malasa raw. Tamang-tama ang pagkakaluto. Mabango. Lemon sauce lang at spices. Aniya, mahilig din akong magluto kaso wala akong time masyado. Ani Sean. Itinanong ni Ampi kung saan ito nagtatrabaho na ipaliwanag na nito sa kanya iyon sa mga text messages at phone calls. Pero ipiniliwanag uli nito. Self-employed daw ito. Nangungontrata ng mga bahay at building, etc. Galing pa ako sa meeting kanina. Akala ko nga malilate pa ako dahil naglokong sa sasakyan ko. Umuwi pa ako para hiramin yung sa kapatid ko. Sabi nito, anong diferensya ng sasakyan mo? Tanong ni Nemesyo. Akala ni Ampi ay wala nang balak itong makisali sa usapan. Napansin din niya na nakadalawang servings na ito ng pasta dish. Sinagot naman ni Sean ang tanong ni Nemesyo. And before she knew it, siya na ang hindi kasali sa usapan. The two men were discussing automobiles. Hindi siya makasabat. Dahil kahit naman madalas siyang pinapaliwanagan ni Nemesyo ng mga bagay-bagay tungkol sa mga sasakyan, walang tumatanim sa utak niyang selective ang memory. Pagkatapos nilang kumain, iniwan siya ng dalawang kamote sa kusina. Lumabas ang mga ito para usisain ang kortse sa garahe nila. Napinag-iisipan pa nila ni Nemesyo kung ibebenta iyon o sa kanila na lang. Narinig pa niya nagtatawanan ng dalawa. Parang parehong nakahanap ng kalaro. Nakalimutan na siya. Naalala lang siya nang maubos na ng mga itong iniinom na beer. Nahiling niya tuloy na sana ay nakarating si Mirna. Sumilip si Nemesyo sa bintana sa may lababo at humingi ng dalawang beer sa kanya. Dahil mabait siya, sinilbihan niya ang dalawa. Gusto niya ng pulutan? Tanong pa niya. Kung hindi ba naman siya plastic? Magbukas ka ng jalapeno, ani ni Mesyo. Okay, Doc. Nakasimangot ang mukha na bumalik siya sa kusina para magbukas ng delata. Pero nakangiti siya ng isilbi iyon sa dalawa. Bading nga yata si Nemesyo sa loob-loob niya. Nang makita nitong gwapo ang ka-eyeball niya, sinolo na. Hindi na nagtira. Napilitan tuloy siyang karirin ng pagiging mabuting may bahay. Iniligpit niyang pinagkainan, nilinis ang kusina, lababo, mesa, lahat. Maya-maya humihingi na naman ng beer si Nemesyo. Dalawa na lang ang natitira, aniya. Bibili na lang kami mamaya. Anito, pagkatapos ay nginitian siya ng may kasamang kindat. Buisit ka, nagpaganda pa naman siya. Yun pala isasabotahe lang nitong bisita niya. Pero sa totoo lang, hindi naman si Sean lang ang dahilan kung bakit bumili siya ng bagong blouse. Nagpa-hot oil at nagpa-put and hands pa siya. Ginawa niya ang lahat ng mga yon higit sa lahat para kay Nemesyo. Dahil minsan lang siya magkaroon ng pagkakataon na maipakita at maipangalandakan sa crush niya ang taglay niyang kagandahan. Kasi kung araw-araw naman siya magpapaganda, baka naman makahalata si Nemesyo na nagpapakit siya rito. Kahiya-hiya naman yon. Pagkatapos niya magligpit, lumabas siya at nakijoin sa dalawa. Dahil wala naman siyang choice. Pero out of place pa rin siya kagaya ng pakiramdam niya kapag isinama siya ni Nemesyo sa talyer. Lumipas ang mga oras. Sa pagkamangha ni Ampi, nagkukumpuni na ng sasakyan ng dalawang lalaki. Nakalabas na ang mga tools ni Nemesyo. At pati si Sean ay nakikikalikot sa mga makina. Pumasok siya sa loob ng bahay nang hindi nawamalaya ng dalawa. Nang pumasok ang dalawa ay Sex in the City na ang palabas sa TV. Parehong marumi ang mga kamay ng mga ito. Magpapaalam na raw si Sean. Nakihugas lang ito ng kamay. Inihatid pa ito ni Nemesyo hanggang sa labas. At natagalan pa ang huli roon.
Alam na niya ang nangyayari kahit hindi niya silipin. Inuusyoso ni Nemesio ang makina ng kotseng dala ni Sean. Okay naman palang textmate mo, sabi ni Nemesio pagkapasok sa bahay. Hininaan ni Ampi ang TV at tumayo mula sa sofa. Bading ka ba talaga ha, Unggoy? Mukha ba akong bading? Yun na nga eh. Hindi ka mukhang bading at yun ang mas matindi. Latent homosexual? Aba, magladlad ka na habang maaga. Kasi kapag hindi mo iniladlad yan, baka kung saan ka papulutin. Ang alam ko kalimitan sa mga ganyang closet queens nagiging serial killer. Napahalakhak ito. Kung ano-ano kasing pinapanood mo, hindi ako bading. Bakit pa parang mainit ang ulo mo? Ang ibang lalaki kapag sinasabihan ng bading ay nanghahalik. Bakit si Nemesio? Bali walang nag-deny? Ni hindi ito na-offend? Sino naman ang matutuwa sa ginawa mo? Pinirata mong bisita ko. Bisita ko yun. Load ko ang nauubos sa kakatext at kakatawag sa taong yun. Tapos sinabotahe mo, sinolo mo, hindi ka na nagtira. Ganun na lang lalo ang tawa nito. Hinampas pa nito ang braso niya at umastang bading. Alam mo, cute talaga siya. Buisit! Teka nga, ibig mo sabihin type mo ang Sean na yon? At inis na inis ka sa akin dahil nawalan ka ng chance na magpa-cute at magpa-crush? Ani to. Mismo! Alam mo pang 21 years old lang yon? 21? 25 ang sabi sa kanya ni Tornado sa text. Oo, gusto mo maging sugar mommy? Hindi pa nga gumagraduate ng engineering at hindi na siguro makakagraduate dahil huminto na sa pag-aaral. Pero totoo na may sarili siyang business. Pero isa pa lang yata ang kinokontratang bahay. Paano mo nalaman? Sa kakikwento niya, hindi naman ako kagaya mo na madaling mauto. Umismid lang si Ampi, inis na inis. Akala pa niya bagets ka. At huwag sanang ikasasama ng loob mo, pero dismayado siya nang makitang mukha kanyang tsahin niya. Sinasabi mo lang yan para i-discourage ako. Siyempre, i-discourage kita. Paano kung kwartahan ka lang nun? Hindi ako tanga. Os? Pang-aasar pa nito. Sumabog na ng tuluyan ang mga kinikimkim niyang inis. Ibinato niya ang hawak na remote control. Napalitan ang channel ng TV. Nye-nye-nye-nye-nye. Si SpongeBob sumasayaw sa screen. Lalo siyang nabwisit. Alam mo, punong-puno na ako sa'yo. Wala ka na bang gagawin sa buhay mo kundi asarin ako? Pinakikialaman ba kita sa mga gusto mong gawin? Hindi. Pero ikaw, dito ka na nakatira sa bahay ko at kung ipagluto kita at pagsilbihan, ganun na lang. Tapos na hindi mo magawang pakisamahan ako. Imbes na suportahan mo ko, sinisira mo pa mga diskarte ko. Anong klaseng kaibigan ka? Anong gusto mo ha? Sabi mo, utu-utu ako. Siguro nga, dahil nagpapa-utu ako sa'yo. Ikaw ang manggagamit. Ayaw mo maging malapit ako sa iba, pati sa mga kaibigan ko inilalayo mo ko. Bakit? Dahil ayaw mo mawala ng alilang utu-uto? Simula pa noon hanggang ngayon, utusan ang tingin mo sa akin. Binibigyan mo nga ako ng kung ano-ano. Pero ano naman ang kapalit? Tutulungan kita sa mga projects, igagawa ng assignments, tapos hanggang ngayon ganun ka pa rin. Sa totoo lang mas nakikinabang ka naman sa akin ha. Nagtatagis ng mga bagang ninimesyo nang tumigil si Ampi sa kakadaldal. Sana sinabi mo na agad para maaga pa lang nagkalasbuto na tayo. Sabi ni Nemesio, mababa ang tinig ngunit halatang galit. Tinalikuran siya ng lalaki at tumuloy sa silid. Nang lumabas ito, bit-bit na nito ang maleta. Lalo siyang nagalit nang makita yon. Basta-basta na lang siya lalayasan ng Herodes. Nagmarcha siya papunta sa kusina. Kinuha sa laundry basket ang iba pang mga damit ng lalaki at inihagi sa harap nito. Huwag mong ihahagi sa mukha ko ang mga damit ko. Sigaw nito. Ito pa! Inihagis uli niya bago siya nagkulong sa kwarto. Narealize ni Ampi na mahirap palang magdamdam na nag-iisa. May mga kaibigan naman siya na pwedeng paghingahan ng sama ng loob. Pero ayaw niya mag-confide sa mga ito. Masasermonan lang siya. At sermon ang huling bagay na gusto niyang marinig. Pakiramdam niya wala nang nilalang na mas malungkot pa sa kanya. At ang totoo, pinagsisisihan na niya ang kanyang outrage. She now knew she was unfair. Lalo na at saan man siya tumingin, nakikita niya ang mga bagay na iniregalo ni Nemesio sa kanya. Halos na furnish na ulit ang bahay niya at lahat-lahat, pakiramdam niya ngayon mas higit na walang kabuhay-buhay at ang luwang-luwang na ng bahay niya. Wala na si Nemesio.
Hindi na niya naririnig ang boses nito. Hindi niya naririnig ang tawa nito. Para siyang nabiyuda. Ni hindi naman niya asawa ang Herodes. Kaibigan lang niya ito sa maiksing panahon ay naging bahagi ng day-to-day existence niya. Maiksimang panahon ang pinagsamahan nila, malaki pa rin ang impact. Bakit nga ba naghangad pa siya ng iba? Ito naman ang may sabi na dapat kontento na siya rito na boyfriend na rin maituturing. Sana nagpasensya siya dahil alam naman niya na makulit at papangasar talaga ito. But she knew her outrage had nothing to do with Sean o sa hangarin niya magka-boyfriend. Ang galit niya ay bunga ng hindi pagpansin ni Nemesio sa kanyang bilang babae. Nagalit siya dahil kahit anong gawin niya hindi siya nito matutunang mahalin. Galit siya dahil hindi siya nakontento sa pagiging magkaibigan lang nila. Nagalit siya dahil pinaasa nito ang puso niya. At sino ba naman ang hindi aasa? Gayong dinala na nito lahat ng damit nito sa bahay niya. At dinalahan siya ng kung ano-anong gamit sa bahay? Anong iisipin niya? Natural nagbabalak na itong makipag-live-in sa kanya. Anong ibig sabihin niyon? May pagtingin ito sa kanya. Iningatan niya sa puso ang ilusyong yun. Ilusyon na maya't maya ay nadudurog sa ginagawa nitong pagbabaliwala sa damdamin niya. She sighed. Kahit ano pa ang isipin niya, iisang bottom line. She missed him so much. Hindi bali lang kaibigan lang ang turing ni Nemesio sa kanya. Basta magkasama sila. Iyon pa lang mas mahalaga. Kaso nilayasan siya ng Herodes. It had been 28 hours and 25 minutes since he left. Pero pakiramdam niya several light years na ang lumipas. The day went too long, dragging, too lonely. Ni hindi niya magawang maligo, maghilamos man lang, magtoothbrush, magsuklay at kumain. A part of her knew it was insanity. Hindi niya dapat hayaan ang kahit sino man na maapektuhan siya ng ganoon. Walang ibang taong dapat sumira sa kanya dahil siya lang ang makakagawa niyon sa sarili niya. Still, she felt like a seaweed. Just floating, lifeless, walang pakialam, saan man siya dalhin ang alon. Manonood na lang siya ng TV. Maybe later she would feel a little better. Lalabas na lang siya mag-window shopping. Kakain sa labas. Sa ngayon, would just lie down. At magpapahipnotismo sa 21-inch JVC TV. Nagpapasalamat siya sa Men in Black 2. Ang palabas sa HBO. At least ma-entertain siya. Nakikipagtalo sa asong nagsasalita si Will Smith nang tumunog ang cellphone niya. She got a message. It was from Nemesio. A long message. May part 1 at part 2. Itinatanong nito kung ano ba raw ang nagawa nitong kasalanan sa kanya. At ganoon na lang ang galit niya. Ang alam daw nito na pinagtalunan nila ay si Sean lang. Bakit daw ang dami niyang sinabi? Sa totoo lang bigla siyang naging masaya nang makatanggap ng message mula rito. Lalo na at tipong nais na nitong makipagbati. Ang kaso, hindi niya alam kung paano sasagutin ang message. How could she explain to him when if she did that, it would require her to tell him that she loved him? Hindi nagtagal nag-text uli si Nemesio. Wala raw siguro siyang load, kaya hindi siya sumasagot. Pinadalhan daw siya nito ng load. Sumagot na si Ampi. Sinabi niyang may load siya. Magulo lang ang isip niya. Sinabi rin niya ritong saka na lang sila mag-usap. Hindi na ito nag-text after that. But 2 movies later, hindi na siya lumabas. Nagbabad na lang siya sa TV. Napabalik wa si Ampi. Ang immediate reaction niya ay ang humagilap ng suklay. Pero hindi na siya nakapaba ng kama. Dumating si Nemesio. Hindi na ito kumatok dahil may sariling susi sa bahay niya. Ipinagawa nila ang duplicate sa handyman. Minsang nasa mall sila. Sa silid na lang niya ito kumatok. Naupo ito sa kama. At hindi naman pala siya dapat mag-alala sa mukha niyang bruhang tigang dahil maging ito ay mukhang hindi pa rin naliligo. Maitim ang mga panga nito dahil hindi pa nag-aahit ng baba at alin sa dalawa. Sa sobrang sama ng loob ay hindi na nito nagawang mag-ahit o dahil naiwan nitong razor sa banyo niya. But his eyes were bloodshot. Siguro nga apektado rin ito sa nangyari. Isa pa aminado naman siya na masasakit ang salitang binitawan niya. Kahit sino siguro dadamdamin iyon ng husto. Anong kailangan mo? Tanong niya. I want to say sorry. Sagot ni Nemesio. Hindi siya nakaimik. Siya ang dapat mag-sorry, hindi ba? Hindi ko naman naisip na nagiging pabigat pala ako sa'yo. Akala ko'y okay lang sa'yo na naririto ako. Alam ko na nasanay ka na walang iniintindi.
pero napansin ko naman na parang hindi masyadong nagbagong buhay mo kahit kasama mo na ako rito. Kaya dinala ko na rito mga damit at gamit ko. Gusto mong tumira dito? Tanong niya. Hinadad. Pero hindi dahil sa gusto ko ng libreng bahay. I just want to be with you. Aaminin ko nang natutuwa ako na may tagaluto ng pagkain ko, may nag-aasikaso ng mga damit ko. Pero kahit hindi mo gawin yon, okay lang sa akin. Pero hindi ka naman umangal kaya nasanay ako. Pasensya ka na. Bakit gusto mong dito tumira? Bakit gusto mo akong kasama? Abot-abot ang kabog ng dibdib ni Ampi. Naisip ko lang na eventually everything will fall into place. What do you mean? Nagigising na lang tayo isang umaga na nagkakaintindihan na tayo. Saan? Sa feelings natin. Naisip ko kung dito ako titira at lagi tayong magkasama, madedevelop ang damdamin mo sa akin. Come again? Hindi bingi si Ampi. Maliwanag na maliwanag sa pandinig niyang sinabi nito. Kaso may bahagi siya na ayaw tanggapin iyon. Dahil natatakot siya na madisappoint sa bandang huli. I love you, okay? Anito. You love me? Tumangusi ni Mesyo. Kinder pa lang tayo, crush na kita. Kahit masungit ka sa akin at alam kong si Gabriel Tolentino ang crush mo. Nagpilit pa rin ako mapalapit sa'yo. Natatawa na siya. It was true. Crush niyang Gabriel na yon noong kinder siya. At ganoon na lang ang galit niya kay Nemesyo nang agawan nito ng lapis ang crush niya. Nagpatuloy ito sa confession nito. Bandang huli nakuha ko rin ang loob mo at tuwang-tuwa ako. Oos? Aniya. Bakit noong graduation natin noong grade 6, si Marilet ang binigyan mo ng rose? Hindi pa rin niya nakakalimutan ang pangalan ng batang babae na una niyang pinagselosan. Dahil crush na rin niya noon sa Nemesyo. Si Marilet? Mangha ang anyo nito. Yung mukhang Bombay na kulot? Sunod-sunod ang tango niya. Hindi akong may crush doon. Si Ramil, ipinabigay niya sa akin ng rose dahil nahihiya siya. Hindi ko naman ma-championhan si Marilet. Kaya noong makita ko na walang kasama, tumakbo na ako. Pagbalik ko, wala ka na. Ganon? Oo, tapos hindi na tayo nagkikita masyado. Piling ko iniiwasan mo na uli ako. Kapag nagkakasalubong naman tayo, bumabati ka lang. Pero parang ayaw mo na makipag-usap sa akin. True. Sa loob-loob ni Ampi. Kasi naman ayokong malaman na may bago ka na namang girlfriend. Aniya, nagkukumpisal na rin lang ito, di magkukumpisal na rin siya. Nagsiselos ka? Slight. Sabi ko na nga ba, anito. Pero kahit naman nagkaroon ako ng mga girlfriends, special ka pa rin. Hindi kita nakakalimutan. Talaga lang ha? Sumpaman. Noong magkita uli tayo, tuwang-tuwa ako. Nangako ako sa sarili ko na hindi na kita pakakawalan. Kaya nagplano na akong dito tumira nang malaman ko nag-iisa ka lang dito. Bakit hindi mo na lang ako niligawan? Tatanggi-tanggi ka pa na may gusto ka sa akin. Pinasama mo lang ang loob ko. Gustuhin ko man kaso mahirap. Ikaw kaya maging lalaki? Paano mo liligawan ang kaibigan mong babae? Paano kung mailang ka? Iwasan mo ko. Siyempre pakiramdam ko lagi ako lang ang nagmamahal kaya takot ako na magsabi ng totoo. Baka ma-disappoint lang ako. Kaya idinadaan na lang ulit kita sa regalo. Hoping that eventually you'll learn to love me. And then we'll get married. Umismid si Ampi, pero may kasamang ngiti. Bakit ang lakas ng loob mo magtapat ngayon? No choice. Sabi nitong may kibit ng balikat. Either I do this or stay away forever. Kaso hindi ko naman kayang lumayo na lang kaya nagtapat na lang ako. Isa pa, nagkalakas loob ako dahil naisip ko yung mga ginagawa mo para sa akin. Ang ipagluto ako ng masasarap. Labhan ng mga ribs ko. Ipagtimpla ko ng gata sa gabi. Naisip ko hindi mo naman siguro gagawin ang mga yun kung wala kang pagtingin sa akin kahit kaunti. Correct ka dyan. Aniya, pwede na ba ulit akong lumipat dito? Kung gusto mo, dito ka pa matulog eh. Mapipikot ka nga lang. By all means. Hinubad nitong sapatos at medyas. Maya-maya'y sumampa na rin sa kama. Humiga ito at ginawang una ng kandungan niya. Bakit mo ako crush? Tanong niya. Tracing the contour of his face. Ewan ko, kapag nagbubuklat nga ako ng yearbook natin nung elementary tayo,
Pinagtatawanan ako ng mga ate ko dahil alam nilang ikaw ang crush ko. Bakit sila tumatawa? He grinned. Sabihin na lang natin na wala ka pang passion sense noon at hindi mo masyadong kilala ang suklay. Napahagalpak si Ampi ng tawa. Totoo naman na hindi siya kanais-nais sa picture niya sa yearbook na yon. Pero siguro crush kita dahil doon. Sabi pa nito, hindi ka kasi trying hard noon. You act your age. Hindi ka nagpipilit maging dalaga kahit mas matangkad ka sa akin. Pakiramdam ko mas matanda ko sa'yo. Ikaw yung may bagong jackstones. Ikaw yung nakikipagpiko. Hindi ka nagpa-flirt sa mga boys. Kasi crush nga kita. Bakit ako magkakagusto sa iba? He smiled at her and touched the tip of her nose. Pagkatapos ay biglang bumangon ito. Saan ka pupunta? Maliligo lang ako at mag-aahit. Kung gusto mo, sumabay ka na lang dahil may naaamoy na akong hindi maganda riyan. Ani to, sabay nguso sa kandungan niya. Tarantado! Binato niya ito ng unan. He just made a face and sniffed while brushing a finger across his nostrils. Bumaba rin si Ampi mula sa kama. Kapag sumabay ako sa iyong maligo, pakakasalan mo ako. Maliligo lang, bakit kailangan magpakasal agad? Umirap siya. Joke lang, halika na. Anitong tumatawa. Hanggang sa loob ng banyo ay hindi na siya binitawan ni Mesho. At si Batman na lang ang nakakaalam kung ano-ano ang pinagagawa nila sa loob. Sabihin na lang na inabot sila roon ng isang oras. At paglabas niya, para na siyang sinapian ni Joker. Lampas tenga ang ngiti niya. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Ampi at ni Mesho. Sa ating buhay, lahat tayo ay may nakatakdang kapalaran. Nakatakdang kapareha sa buhay. May oras para sa'yo, kaya huwag tayong mainip. Tulad ng naranasan ng ating bida, sa huli, natagpuan niya sa tagal ng paghihintay ang nakatakda para sa kanya. Muli po, ito ang Mira's story. Maraming salamat po mga minamahal kong tagapakinig.